ito yung isang housing na modelong parang flower yung kanyang ano, lagayan ng busing. Sa lahat ng gustong-gusto kong papalitan ng busing ay yung ganitong modelo dahil madali siyang palitan. Hindi ka gagamit dito ng yung kasing napapanood natin sa YouTube, may nakita ako doon na gumamit siya ng bote. Yung bote, pag ginamit mo yon, ang ginagamit mo doon ay yung pagpuwersa ng pulso mo o ng kamay mo para maipasok mo yung pinaka-holder ng busing mo. Pero yung paggamit ng bote, hindi ko yun pwedeng tanggapin kasi hindi alam nung nagkabit na yun na magkakaroon ng problema doon. Once na yung itong nag-holder dito sa busing mo, na ipasok mo siya ng madali, kahit kamay mo lang o yung bote ang ginamit mo, ang ibig sabihin nun, maluwag. Hindi siya masikip, maluwag. Ngayon, dahil maluwag siya, yung busing mo gagalaw yan. Pag umandar na yung motor mo, pag umandar na siya, yung busing mo kakalug-kalug yan. Titigil bigla ang shafting niyan. Yung rotor niyan, stuck yan. Parang nagkaroon katuloy ng problema na yung busing mo ay parang nagkaroon na ng alog. Pero bago naman yung busing mo. Bagong palit yung shafting mo. Pero bakit nag-stuck up siya? Bago rin yung spacer mo, bago rin yung washer mo. Kasi nga, maluag yung busing mo dito sa nag-handle sa kanya o yung holder niya. Yan, yung spring na to. Yan. Kaya pag madali siyang ipasok, wag mo nang ano yun, wag mo nang ipilit. Tuwan-tuwa ka na madaling na ikabit. Hindi. Kailangan mahirap siyang ikabit. Para sigurado ka na itong busing mo ay hindi kakalog-kalog. Kaya ito yung gustong-gusto ko na papalitan. Dahil pag pinasa mo siya, meron talaga siyang higpit, wala siyang kalog. So yung maluag na yun, ipapakita ko rin yung tungkol doon sa paglalagay ng simple o madali lang ilagay, kahit daliri mo lang gamitin mo, may lalagay mo, pero hindi nga yun applicable na gamitin o hindi dapat na maging ganun ang pagkakabit. Dahil once na madali mo siyang naikabit, yun ang problema, makakalog lang tong busing mo. So ito, makikita nyo dito kung paano ko papalitan siya ng busing, na simple lang ang gagawin para, kasi ito yung pinakamadali sa lahat. Bali, kailangan kaltasan natin siya. Sa nakikita nyo itong yung ukang yan, so marami yan yan. Kahit alin dyan, basta tatapat ka dito sa lugar na to para maluag ka na makakasungkit. Okay. So kakaltas tayo. Maliit lang ang kakaltasin natin. Yan. Bakit ba natin kailangan gawin yun na sumungkit tayo ng kaltas dito? Kasi yun yung pagpapasukan naman natin ng flat screw natin na maliit. Kailangan meron tayong ganito kaliit. Hindi mahaba yung hawakan. Ito kasi, itong flat screw kong ito nasa 25 years na. Ang trabaho nito sa akin, taga-tanggal niyan. Ang screw mo, screwdriver na gagamitin mo, hindi kailangan na lumampas dito sa bilog ng housing. Kasi pag sungkit mo niyan, kailangan di siya tatama dito. Kailangan eksakto lang. Kaya ganito lang siya kaiksi. Hindi ako gumagamit ng mahaba. Kaya kung ikaw ay mag-aati ka ng gamit, kailangan meron ka na kahit isa nito. Hindi pwedeng wala. Kasi kung mawawala yung ganito, mahirapan kang gawin itong ipapagawa ko sa iyo o itinuturo ko. Okay, meron tong butas. So ipapasok mo lang yun.
kailangan yung kaltas mo katapat din ng butas. So pag pinasok mo siya, gagamitin mong kalangan yung busing. Yan. Pag naiangat mo na siya ng kaunti, magkakaroon ng siwang yan dito. Ito, siya mong susungkitin pa ganun, pataas. Yan, meron na siyang siwang. So, pwede na natin siyang isuot doon para pwede ka rin gumamit na ng katulong kung hindi pa nagkaroon ng butas dito na kahit na maliit na maisusuot mo na yung dulo nito, pwede mong gamitan ngayon ng malaking flat para lagyan ng siwang. Yan. So, nung nagkaroon siya ng siwang na, pwede mo na siyang ipasok sa loob. Yan. Ayan, nakapasok na. Tataob mo lang siya. Taob. Ganyan. Tapos ikalang mo doon sa baba. And then, ganyan mo lang siya. Ayan. Matatanggal na siya. Ayan. Ganun lang. So, pag natanggal mo na yung busing, yung makikita ka, busing, yung foam niya, tsaka ito. So, yung sabihin, itong nag-holder na to, dahil sinungkit mo, pwede mo siyang, kailangan mo siyang ibalik sa dati niyang pwesto gamit yung kate. O kaya kahit long nose pwede rin. So ibabalik mo siya sa pwesto niya. Yan, lalapatin mo lang ulit na katulad nung hindi nagalaw. Kailangan kapantay na rin siya nung hindi nagalaw. So kung naayos mo na siya, ihanda mo na ngayon yung busing mo. Maglalagay ka ng bago mo siya ilagay dito, kailangan na check mo yung pinaka foam mo kung malutong na, kung ubos na, kung di na pwede, papalitan mo siya. Hindi kasi pwedeng mawala ito. Ito yung tinatawag na self-oiling. Kapag nawala ito, mas madadali ang buhay ng electric fan mo. Kaya nilagay ito dito dahil meron siyang gagampan ng mahalaga doon sa busing at shafting mo. Okay? So, magpapalit tayo yung proseso ang gagawin natin para hindi ka mangapa kung paano papalitan ang ganitong modelo ng housing. So, isa pa lang ito. Maraming housing, isa-isahin natin yan para alam mo na kung ano yung gagawin mo. Okay, lalagay na natin yung busing. Pagkalagyan natin nito dito, lalagyan natin siya ng langis doon sa kanyang pisngi. And then ikot natin. Pagkaikot, lalagyan na natin yung kanyang foam. Yung foam na yan, kailangan basain natin ng oil. Kasi yung oil na yan ang magiging pinaka self-oiling ng shafting busing mo. Iitin niya yan habang umiinit siya. Siguro mga 2 to 3 months, tuyot na uli yan. So gaganit na naman yung ikot ng electric fan mo. Kaya 3 months o kaya kahit 2 months pwede mo na siyang langisan para hindi na siya nasisira. Okay, babalik na natin siya. Uuna tayong magbalik dun sa kahit saan sa pwesto, wag lang dun sa tapat ng pinag kaltasan mo. So pwede natin siyang ipasok. Yan. Pag nakapasok na siya, gagamitan na natin siya ng flat. Pupukpukin na natin dito. Dito, hanggang sa makarating ka paikot, hanggang sa pumasok na siya. Ngayon, meron pa akong isang paraan na ginagamit dito na isang tools na pupukpukin mo lang, lalapat na siya. Pero pag ganitong modelo, hindi ko yun ginagamit.
kasi mahirap siyang pukpukin doon sa sinasabi kong isang tools dahil meron siyang ito pinakakuntil. So, kaya ang gamit ko lang dito ay flat screw lang. Ganyan lang siya, ilalapat nyo lang. And then, i-hold ng daliri mo yung pinasok mong una. And then, hahawakan mo naman ito ng isang daliri mo o ng dalawang daliri mo para siya mong pupukpukin para pumasok. Nakapasok na yung halos 3/4. Yun na lang tapat mismo ng pinagkaltasan mo ang hindi pa na ipapasok. So, kailangan mo lang ng papatungan na medyo matigas-tigas para yung pagpukpuk mo hindi siya lumalaban. So, ipwesto natin dun sa kapinakakanto para madali na siyang mapukpuk. Kailangan hindi ka dito nabubugnot na pag umupukpuk ka, sumasala ka. Minsan hindi natin maiiwasan yung sumasala yung pagpukpuk mo. Iiwasan mo yung mabubugnot ka dahil ang trabahong ito ay hindi nakukuha dun sa pagmamadali. So yan, napaikot na natin yung pagpukpuk. Pumasok na siya ng buo. Para masigurado mo na hindi na siya kakalas, paiikutan mo uli siya ng parang naglalambing ka lang. Ganyan. Yan, para pagsisigurado lang na nailapat mo na siya. So, yan na. Lapat na siya. Sigurado ka na hindi na siya kakawala. Ngayon, dito mo napapatunayan ngayon yung mahigpit ba talaga yung busing. So, sa pamamagitan ng flat screw mo o Phillips screw mo, pwede mong ipasok sa loob. Yan. Then, galawin mo siya kung mararamdaman naman ng pulso mo yon kung maganit siyang galawin o hindi. Yan. Ayan, tulad yan, lumalaban. So, ibig sabihin, maganit. Yan. Pero kung ang nangyari, daliri mo lang ang ginamit mo, ginagalaw mong ganyan, at sumusunod siya naglalaro, ibig sabihin, yung pinaka-holder mo, hindi pwede. Kasi, magkakaroon ka ng problema pag kinasa mo na ito lahat. Titigil lang yung shafting rotor mo. Hindi siya iikot. So, bye-bye lang po tayo sa pagpapalit po ng ating iba't iba klase ng busing. Kailangan po natin to na duksong-duksong yung ating pagsubaybay para hindi po tayo malakdawan. So, sundan lang po yung susunod na video para po sa iba pang pagpapalit natin.